Brutus. I'm coming. Ang pagtanggol ng mga naaapi. Siya, si Super Tatay. Super Tatay! Super Tatay! Super Tatay! Super Tatay! Baton, gising na! Bangon na, anak! Malilate ka na sa school! Maligo ah! Nag-ilig ka ba? Tay, ang usapan ay ligo, walang hilod. Joke lang! Bait mo sa mga sabi tay, ang superhero dapat mabilis kong bilis. Kaya binilis lang ng pagligo ko. Nag-ailang ka tay eh. Ikaw talagang bata ka. Ang galing-galing mong magdahilan. Kung andito lang sana yung nanay mo, hindi uubra yung mga ganyang mong katwiran. Teka! Eh, yung unang mong gagawin pagkagising sa umaga, nagawa mo ba? Iyan po, hindi ko makasalimutan ko. Pahunok po ni nanay yun eh. Basta yun ang huwag mong kakalimutan, anak. Ano man ang gagawin natin, o ano man yung kalagayan natin sa buhay, dapat lagi tayong manalangin. Ipaano naman po kung masaya naman ako, wala naman po tayong problema. Manalangin po lang po ba? Oo naman, anak. Mas lalo natin kailangan manalangin para magpasalamat sa Ama na lagi niya tayong inaingatan araw-araw. Boys at the back! Do you have something to say to the class? Wala. Say it in English! Yes, I... No, ma'am. Is there something funny? No. Alright. As I was saying, your assignment the second quarter is to think what you want to be when you grow up. In a long, bad paper. Idodrawing ninyo ang inyong sarili at makikita sa drawing ninyo kung ano ang gusto ninyo sa inyong paglaki. And you are going to present it in class, telling why you chose that profession. Did you understand? Ma'am, kahit ano. Whatever you like. Dalton, may naisip ka na ba? Gusto ko maging sasya ko. Gaya nga nang sabi ko, whatever it is that you like. Yes! Guys, ito na pala yung superhero natin. Sa bayat mong yan, nangangarap ka pa talagang maging hero, ha? Siguro nga, hindi po ko kayong buhatin. Sige nga, buhatin mo si Bogart. Hoy! Ilan yung nga si Dalton?
At andito naman ang ating Disney Princess. Uy, tigilan nyo naman si Dalton. Ano ba yan? Ang superhero pinagtatanggol ng Disney Princess? Diyan na nga kayo. Yep. Superhero ang Disney Princess. Ayan, ano na kaya? Malungkot na talagang buhay nila. Oo, sabi na tatay, magulo lang ang magpapit. Susundin ko lang po sana si Dalton. Ah, yes po. Dalton, your father is here. Tay! Lang po. Iligpitin ko lang po muna ang gamit ko. Siya nga po pala, mami. Banana po ako dito. Ito ba ang gusto niyo? Ay, talaga? Mami, sweet mo na nga. Saan po isa, ma'am? Ilan po sa inyo? Isa lang. Ito po. Asya nga po pala, ma'am. Baka may panahon po kayo. Sa Biyernes, alas 7 po ng gabi yan. Pag-isisipan ko po. Sige mo ko po, ma'am. Ha? Saan naman galing yung mga sinasabi mo na? Ito nga po, Tay. Huwag na nakapapin yung stage. Tsaka maganda naman, di ba, Tay? Medyo masungit na alam ko. Ito nga alam ko, Tay. Ito nga si picture. Ligawan mo kaya, Tay. Ako bahala sa'yo. Alam mo, Nak, hindi ganun kadali yun. Una sa lahat, iglesia ni Cristo tayo. Tapos, si teacher naman, iba yung pananampalataya. Ha? Alam po, ibig sabihin nun? Basta lagi mong tandaan, anak, hindi tayo pwedeng manligaw sa hindi natin kaparehong iglesia ni Cristo. Basta maiintindihan mo rin yan pag nasa wastong gulang ka lang. Ganun po ba? Sayang naman. Pero okay lang yan, Tay. Dapat lahat daw po ng gagawin natin ay naaayon sa mga aral ng Diyos. Kasi kung sabi po ng Ama, na huwag manligaw sa hindi ka-iglesia ni Cristo. Hindi po natin gagawin. Tama po ba tayo? Aba! Dami ng alam ah! Sa tabata mo pa, ligaw na ang gagawin. Ang buwan ako. Weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon. Ayon sa weather update mula sa PAGASA, ang super typhoon na nagngangalang Agoy Rudy ay kasalukuyang lumalakas patungong hilagang kanluran ng Pilipinas. Ang namataang super typhoon ay may maximum sustained wind na 195 km per hour at gust na 140 km per hour at inaasahang maglalandfall sa Masbate sa mga susunod na 24 oras. Ang inaasahang epekto ay matinding pag-ulan at malakas na hangin na maaaring magdulot ng pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian. Ang lahat ng mga mamamayan ay naapektado sa lugar ay hinihikayat na maging alerto at maghanda na agad. Nagbabalita! Ano ba nangyari? Nawawa, nasa dasaan. Nasa dasaan? Oo.
Kawawa nga yung bata eh. Kaya nga, ano nga nangyari sa bata? Kasi Faye, tumawid sila. Tapos? May padating na bus. Oh. Yun, nasa dasahan. Sino nasa dasahan? Hindi na. Na paano yung bata? Nangyari sa bata? Nasa dasahan. Kung ako nasa dasahan nga sila, eh paano yung bata? Iyak na iyak. Anong klaseng iyak? Kung anong namatay ba yung nanay o... Ganto kasi pre. Yung bus, dadaan. Tapos? Pagtawid ng ina. Buti na lang, natulak ng ina yung anak niya. Natulak ng ina yung anak niya? Eh, ano yung sabi ng anak? Meow, meow. Lukulungo ka pala eh. Bumalik yung masakit mo. Daan na yung gusto ko sa'yo eh, nagsasabi ka ng tatu eh. Dahil pugad po ko ngayon, busin mo na po ang panindan ni tatay. Kung may pambaan na po ako bukas. Ayun naman pala eh. Kala ko sasabihan mo pugi kasi may pabor. Hindi naman po ah. Pwede naman po talaga kayo. Oo na. Sold. Yun ha. Sambo po siya. Dahil pugad po ngayon, sigun ko na lang po itong lima. Ayos, di kukunin ko na itong lima para may discount. Teka, sampu din yun ah. Oo, wala na pong bawin ah. Akin na pong sipin. Iwas mo talaga. Mahala ka sa tatay mo. Oh, ba't ka nakatingin sa akin? Sa'yo na nga natutunan yan eh. Salamat kayo doon. Oo, sige na. Nga pala, pre. Naka-out na ba kayong mga day shift? Kanina pa. Nakabang naman ngayon sa biometric eh. Tapos, ayun. Sibat ka agad. Bakit, pre? Anong meron? Hindi mo ba alam? Birthday ngayon ang anak ni Busing. Nagyaya sa kanilang bahay. Marami daw Busing. Alam mo na. Pinahahabol nga tayo eh. Mamaya, punta daw tayo mga bandang alas 7. Habol daw tayo. Duty tayo ha! Okay na yun. Si Bossing naman yung nagyaya eh. Sara na lang natin muna itong istasyon. Sama mo na rin si Tonton. May interest party din. Siyempre tayo. Party-party din. Tayo na lang, Trey. Kami na lang ni Tonton ang bahala dito sa istasyon. Diba, Ton? Ah, oo nga pala. Kayaan mo na ako sa iba. Huwag lang sa bisyo. Yung pala yung laskas mong linyahan. Pasensya na, pre. Hindi talaga ako mayayaya sa ganyan. Oo na, sige na. Hindi na kita pipilitin. Mabuti pa, pre. Oh, eto. Kayaan na din kita sa Biyernes. Pamahayag na mga salita ng Diyos. Biyernes, alas 7 ng gabi. Bukan ko lang, pre, ha? Kung hindi ako busy. Basta asahan din sa Biyernes, ha? Nga pala, pre. Di ba may paparating na super typhoon sa susunod na linggo? Oo nga, pre. Napunod ko yung balita. Pero mabuti na lang, hindi siya ganong malakas dito sa atin. Oo. Pero sigurado, naka-red alert pa rin tayo niyan. Mukhang mapapalaban na naman tayo nito. Kayo lang, pre. Ako may iwan sa station yan, eh. Ah! Oo nga pala. Swerte mo rin, ha? Hindi ko na po pala kayo, Sal. Mabuti naman, nasa kaligo ka na pala, anak. Lakas naman. Big boy na talaga ang anak ko. Siyempre naman po tayo. Kahit na ako eh. Mukhang pagod na pagod po kayo. Oo nga eh. Nagkasunog ka sa kabilang bayan. Umaga na nang tuluyan namin na pula yung sunog.
Naku, kawawa naman po ang mga sulugan. Oo, at mabuti na lang, walang napahama. Abot mo na rin po, at ang panalangin ko ay pinapakinggan ng Ama. Bakit? Ano bang pinapanalangin mo? Na lagi ka pong bantayan sa bawat operasyon mo. Na sana po ay huwag kang mapahama. Napakaswerte ko talaga sa iyo, anak. Nambungan mo po kayo. Nanak sa'yo. Naku! Mambubula ka pa talaga. Dalhin mo na nga ito sa lamesa nang makapag-almusal na tayo bago tayo tumupad. Magtutupad ka pa rin po ba? Wala pa kang tulog. Oo naman, anak. Tungkulin natin yan eh. Tsaka pwede naman ako matulog pag-uwi. Magandang hapon sa iyo, Iho. Pwede bang magtanong? Magandang hapon din, ha, Lola. Ano po yun? Dito ba yung fire station ng Masbate City? Opo, dito ba nagtatrabaho si Antonio Magtanggol? Ayun yung statal. Tonton! Saan na kaya yung batang yun? Tonton! Ay, siya lang kasi lalo ko lang sa nila ka natin. Antonio, pwede ba kitang mapausap? Pasok ka na, anak. Sunod na lang ako. Magpapakilala muna ako sa iyo ng maayos, Iho. Ako nga pala si Pilar Moncada, nanay ng mag-asawang Isidro at Nelda Moncada. Ang mag-asawang namatay, walang taon nang nakalilipas dahil sa isang aksidente. Nung malaman ko na kasama sa aksidente ang kanilang bagong silang na sanggol, hindi na pumasa na buhay pa ito. Hanggang sa taong ito, ay na-confirm ako na buhay pa pala ang aking ako mula sa isang kagulanan. At napunta siya sa isang mabuting tao. Ang ibig niyo pong sabihin, kayo po ang lola ni Tonton? Tonton pa ng pangalan. Ano po ang sadya niyo dito? Naku, Iho, kung iniisip na kukunin ko si Tonton, nagkakamali ka. Ang nais ko lamang ay siya ay makita pa. Ay! Tonton, di ba sinabi kong pumasok ka sa loob? Totoo bang sinabi niya na hindi po kayo ninilintunay kong magulang? Nanay Pilar, maaari ko po bang iwan muna sa inyo si Tonton? Hindi naman po yung pupunta na malayo. Pasasamahan ko na lang po kayo kay June. Sige ho, kami nang bahalang sa mundo. Salamat ho. Thank you.
Alam mo bang kahit sinong tatanungin ay napakabait ng tatay ko niya? Mabait, masipag, maalaga, at higit sa lahat may takot sa Diyos. Yan ang paglalarawan ng mga tao sa tatay ko niya. Nang nalaman ko na buhay pa pala ang apo ko, agad-agad ako nagtanong-tanong. Siyempre, una kong naisip na hanapin at kukunin kita. Pero nung malaman ko na napunta ka sa mabuting tao, naisip kong mas mabuti pang hindi mo na malaman ang totoo. Pero siyempre, hindi ko mapigilan, hindi kita makita. Bagong silang ka pa lang noon, Tonton, galing kayo sa Barangay Health Center. Nakasakay kayo sa motorsiklo, ang tatay mo ang nagmamano. Habang karga ka naman ng nanay mo sa likuran hanggang sa... Wala nga daw na nakaligtas ka nung araw na yun. Ay, paano na din nangyari? Dinala ka nila sa ospital at nang laman nilang okay ka naman ay dinala ka nila sa DSWD. Nagbabaka sakaling may pamilyang maghahanap sa'yo. Nasaan ko pala kayo noon? Mahabang kwento yun na po, saka ko na lang sasabihin sa'yo ang tungkol dyan. Silang basic din sa balik-balik ang mag-asawa para kumustahin ka at alamin kung meron na bang kapamilyang tumira sa'yo. Bilang silang mag-asawa ay harap ding makabuo ng kanilang sariling anak. Nagdesisyon silang ampunin ka noong lumipas ang ilang buwan na walang kapamilyang kumuha sa iyo. Agad namang na-approve ang application nila kasi kilala naman silang mga mabuting tao at may kakayahang bumuhay ng anak. Simula noon, sila na ang kumaling mga magulang mo at tinuring ka nilang tunay. Di minsan ba naramdaman mo yung iba ka sa kanila? Hindi po. Kasi nga, anak ka nila, hindi man sa dugo, pero sa puso, ay tunay ka nila. Sana umuwi na po si tatay para masabi ko sa kanila. Mahal na mahal ko siya. At salamat po. Pagpiling nila ako balik. Walang galang lang ho. Babalik na po ako sa station. Tom, hindi na kita. Pwede bang samahan ko muna si Tontong hanggang dumating ang tatay niya? Pwede po. Ipagluluto kita ng champurado. Talaga po? Matagalap po kung hindi nakatigyan. Hindi ko alam ni tatay dito yan. Tukman mo rin ang luto ko, ha?
bango naman po niyan, Lola. Naku, Apo. Pag ito'y natikman mo pa talaga, napakasarap nito. Lalo na ngayong bumabagyo. Taupo! Taupo! Taupo na dyan. Asan si Lola mo? Ano yun, Ingo? Anong nangyari sa'yo? Sumama po kayo sa akin, si Tonyo. Ano po nangyari kay tatay? Si Tonyo, nasa ospital. Tol, anak? Tay? Tay! Saan ka iyak-iyak dyan? Nakalang. Akala mo ba patay na ako? At ito, si Kuyang Banjo yan. Ito naman, nagtuloy pa ako eh. Bumangon ka nga dyan. Nagatid lang tayo ng pasyente. Nakaiga ka na kagad dyan. Tapang tao eh. Tara na! At kayo naman, bakit kayo nandito? Sa kaya din po kasi sabi na sa ospital niya po kayo. Ha? Eh yun naman ang sabi sa radyo eh. Totoo naman, nasa ospital niya kami. O diba? Totoo naman. Pero hindi ako yung sinugod sa ospital. Pinakabal mo yung anak ko eh. Ready! Kahit naman na! Ano nyo? Buti na lang, pinagtanggol ka ng anak ko. Siya nga pala, anak. Bukod sa tungkol sa narinig mo kanina. Alam ko na po yung tag. Sinabi na po sa akin na nakakulitan ko na. At naiintindihan ko lang po bakit hindi mo nabanggit sa akin. Talaga ba? Oo naman po, tay. At kahit ano po mangyak, kapahal po ako. At kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. Anak namin ni Nanay Dalia mo. At mahal na mahal ko po kayo ni Nanay. At mahal na mahal ka rin namin. Oo siya, tama ng drama niyo mag-ama. Tara na! A superhero often seen as strong as someone who has superpowers. But for me, being a superhero is being like my tatay Tony. He is kind and always ready to save the day. Unlike them, my tatay does not wear colorful costumes. He does not have cool gadgets, but he possesses unique talents that make him stand out from ordinary people. That's why I want to be a superhero with my dad. I'm not going to be able to do that.
ba yan? Ano po yung ginagawa niyo dito? Sasamba, syempre. Iglesia na po kayo? 3 buwan na ako nabautismuhan, tsaka wag mo na ako tawagin, ma'am. Rosa na lang. Ah, ganun po. Sige po, ma'am. Ay, Rosa. Dito po yung daan. Oh,